Hey guys, for today's video, I'll be showing you my setup at kung paano ako nagre-record at kung paano ko siya kinoconnect sa laptop ko, yung effects ko. Pakita ko lahat sa inyo simula sa umpisa at kung ano yung mga kakailanganin natin para makapag-start na tayo ng recording natin. So dito, pakita ko muna sa inyo yung mga gamit ko. Gamit ko ay Boss GT10. So maraming nagtatanong sa akin kung ano daw yung ginagamit kong effects. So ito yung ginagamit kong effects, Boss GT10 siya. Siya ay wala na naglalabas ng ganito ngayon. So lahat na makikita mo ngayon na ganito ay mostly second hand na. Wala na, ano na kasi, na discontinued na yung production nito. So pakita ko sa inyo. Ayan. So meron siyang isang input. Ayan, meron siyang isang input at dalawang output. So ito right and left 'yan. Minsan sa church ang setup namin ay naka-direct. So kapag naka-direct ako sa mixer, hindi na, no dati nung wala pa akong amplifier, itong left na 'to papunta siya ng mixer, diretso sa mixer. Tapos ito, itong isa nakasaksak siya dun sa maliit ko amplifier, which is yung nandun sa baba. Ayan. So yung isa mapunta dun sa ano. Kaya pag nasa stage ka, pag medyo malaking stage nyo, pwede kang maglagay ng isang amplifier sa right tsaka isang amplifier sa left kapag hindi naririnig yung drummer nyo yung tunog mo. So dito naman gumamit ako nitong Vension. Ay, bahit ako lang Vension na adapter from 3.5 to 6.5 para magkasya yung earphone ko, yung in-ear ko. So magamit ako ng in-ear monitor para dito. So dito ko siya sinasaksak yung earphone ko. So ito send and return. Ayan, gumagamit din ako niyan kapag kayong amplifier ko merong send and return doon sa likod ng amplifier ko. So pwede kong gamitin yan. Alam ko rin yung method kung paano gawin yun, pero sa mga susunod nating video, ituturo kung paano yun. At dito naman, ito, hindi, itong iba na to, hindi ko na siya nagagamit. So ito ang nagagamit ko dito. Yan, USB. Diyan ako nagre-record. So kumbaga yung tunog na napoproduce natin dito, lalabas dito, papunta dito sa ating laptop. So ano yung kailangan natin? Kailangan natin ng ganitong kable. So kailangan natin ng ganitong kable. Yung kable ng printer. So madalas ito makikita mo sa mga printer. Ayan. So gagawin lang natin is connect lang natin ito dito. Ayan. Connect mo lang yan dyan. And then yung kabilang dulo, siyempre, ito, ganyan ang dulo, kabilang dulo niyan. Connect mo naman siya dito sa laptop or sa PC mo. Kung ano man yung gamit mo sa bahay niyo. So, ayan. So, narinig niyo yun. May narinig kayong parang signal na binasa ng aking computer, ng aking laptop, yung signal na nanggagaling dito sa aking effects. So, ibig sabihin, itong aking amplifier, itong aking effects ay built-in audio interface na siya. So, ibig sabihin nun, yung analog signal na napoproduce natin dito, pag lumabas siya dito sa audio interface, sa USB, magiging digital na siya. Papasok mo siya dito sa laptop natin. Pero hindi doon natatapos yun. So, kailangan natin ng application o software na magre-record naman ng tunog na pinoproduce natin dito gamit to. So, ano yung ginagamit ko? Maraming nagtatanong kung ano daw yung ginagamit kong software. So, dito, may ito ko lang sa inyo. Ayan, meron ako kong Reaper. Ito. Ayan, meron akong Reaper. Reaper ang ginagamit kong pang-record. So, open lang natin siya. So, yun. Ito ang itsura niya. So, i-close ko lang. Sinasave niya yung kahapon na project ko. So wait lang natin kasi yan still pag lumabas yan kasi itong do na to tawag dito ay do.
stands for Digital Audio Workstation. So, yung doko ay Reaper. So, ito ay libre. Kaya may lumalabas na ganyan kasi kailangan mo siyang, kailangan mo purchase yung full ano, yung baga yung premium. So, still evaluating lang natin. Tapos, ayan, mag-start muna tayo sa ano, yan, sa blank, wala pa. So, di ba, nag-connect tayo dito ng kable. Galing dito sa FX ko, papunta naman dito sa aking laptop. So, ang gagawin natin ngayon dyan, kailangan mabasa ng ating recorder yung driver nito. Ibig sabihin, kailangan mabasa ng ating laptop ito mismong effects na to. So hindi kumbaga hindi sapat na meron lang tayong connector papunta dito para mabasa niya. So kailangan natin mag-install ng driver. So ang driver nito ay i-search lang natin sa internet. So type mo lang kung ano man yung siguro may mga iba namang effects na built-in audio interface na ako. So ibig sabihin, kapag nakakita kayo ng gantong features, ibig sabihin built-in audio interface siya. Pwede mong gamitin as an audio interface mo, pwede mong gamitin siya pang record. So kapag meron kang ganyan, i-search mo lang kung ano yung mismo yung pangalan ng effects mo. So ako, Boss GT10, ayan meron na. Boss GT10 drivers. So ayan, supported siya pa rin. May Roland kasi ito ata eh. So supported pa rin siya. Ayan. Hanapin mo lang dito kung ano yung mga compatible na driver para sa PC mo, sa laptop mo. So ako, ang compatible sa akin ay itong Windows 10. So ayan, hanapin mo lang yan. Ayan, meron din ditong note. Your computer automatically download the Windows 10 driver from the internet when a product requiring the driver is connected to the computer. So, ibig sabihin, kapag daw sinaksak natin to, i-ano daw tayo, kumbaga automatically na magda-download yung drivers niya. Yung drivers nito, kapag sinaksak natin to, itong ano na to, itong plug, nag-plug in tayo dito. Ibig sabihin, automatically, magda-download yung drivers ng GT10 dito sa ating laptop. So, pwede namang manually, ayan, download mo lang to. So, yun. Kapag na-install mo na yan, close natin to, ha. Close ko na to. So, kapag na-install mo na yan, balik ka dun sa ulit sa paper mo. Dito sa right side, ayan, may makikita ka dyan na ASIO. So, yan, pindalin mo lang yon at piliin mo, marami kasi yan, piliin mo lang yung ASIO. ASIO. And then, dito, yan, yung driver. Yan, nabasa na niya na GT10 yung gagamitin natin. So, kailangan niya ang GT10. And then, yung first is 1, in. And then, last is 2, in. Alright. Yan, okay? So, yan. Tingnan niyo lang. Sundan niyo lang yan. Ganyan. So, kailangan ganyan yung mabasa ng laptop natin yung ating effects. Kailangan mabasa siya. So, i-close natin yan. So, yan. Wait lang, ipa-plug ko lang yung aking gitara para makita nyo kung paano mag-record. So, ito na nga, naka-plug in na yung gitara natin dito sa input natin. Ayan, nakasaksak na siya. So, kailangan mabasa nitong ating computer yung ma-detect ng ating computer yung sound na pinuproduce natin gamit to. So, una dito sa part na to, dito lalabas yung pinaka-ano natin, tawag dito, section natin, kung saan tayo magre-record, kung dito sa part na to, sa may ano yan. So, gagawin natin dyan is double click. Ayan, lumabas yung pinakang, lumutan ko tawag sa ganito. So, ayan. And then, pindutin mo lang tong red button na to. Ayan. Ayan. So, kailangan merong magpapalsate dito na signal na ibig sabihin,
ay nadedetect niya yung sound. Dito kailangan meron diyang magpapalsit kapag tinugtog natin yung gitara. So try natin tugtugin yung gitara. Ayan. Ayun oh, nagpapalsit siya. Ibig sabihin, pwede ka na ngayon mag-record dyan. Ibig sabihin, nadedetect niya yung sound. So ang ginagawa ko dyan, bago ako mag-record, pinapatay ko tong sound na to. Kasi ito mismo yung tunog ng do. Ito mismo yung sound ng do. Ito mismo yung tunog ng itong software na to. Kasi yung tunog natin napapasok dito, yung tunog natin napapasok dito sa do na to, is ilalabas naman niya. So lalabas niya rin dun sa ating speaker sa baba do sa monitor ko. So kaya ang ginagawa ko, pinapatay ko 'yan para maririnig ko lang mismo yung tunog ng aking out papunta dun sa amplifier ko sa baba. So 'yun. Para yun lang mismo maririnig ko, kasi pag binuksan ko 'yan, doble-dobling tunog yung maririnig natin. Hindi mo lang mapansin pero dobleng tunog 'yan. Dalawang tunog yung maririnig mo diyan kapag binuksan mo 'yan. Kaya ang ginagawa ko diyan, binababa ko 'yan. Pero hindi naman nabaapektuhan yan. And then, pagkatapos ko mag-record, saka ko lang ulit itataas para timplahin kung gano'ng kalakas yung desired amount of volume ko. So, halimbawa, ito. Ayan. Magre-record na tayo. So, kapag magre-record naman na tayo, pipindutin lang natin to. So, kailangan una, pipindutin mo to. Kailangan mag-red yan, as in red talaga. Yung kumbaga, ibig sabihin nag-activate siya. And then, check mo kung nagpapalsate. Sabihin, pag nag-pulsate siya, ibig sabihin, ready for recording na siya. So, not and then, ito naman, pag ready ka na mag-record, ito ang pipindutin mo. Ayun, nakita mo yung graph. Pag hindi ako tumutugtog, wala siyang graph. So, yun, pag tumutugtog ako, nagkakano siya ng graph. So, pakita ko sa inyo, lalakihan ko lang graph para makita nyo. Pwede mo siyang palakihin, ayan. Ayan, ginagawa ko. Tugtog ulit ako. Ayan. Ibig sabihin, nasasagap niya yung sound na pinoproduce natin. So, yun yung ating record. And then, pagkatapos niyan, kung ayaw mo na tumugdog, tapos mo na yung tugdog mo, pwede mo na ulit patayin. So, ito yun. So, ayan, tumigil na. Then, pagkatapos naman yan, pindutin mo lang ulit itong cursor na to. Ayan. Para mag-start ulit yung cursor mo sa umpisa. Para dalhin ka niya ulit dun sa umpisa. And then, play mo lang, pinutin mo lang yung play. Ayan, ibig sabihin, ayan, yung sinasabi ko sa'yo, hindi mo ulit maririnig yan. Kaya, itataas mo ulit ito. Itataas mo ulit yung volume mo dyan, kanina. Ayan. Ayan, meron na siya. Meron ulit siya. Ayan yung nirecord natin kanina, yung nagtatap-tap ako. Yun. So, maraming kailangan mong tandaan. So, and then, stop na ulit yun pagkatapos. And then, pagkatapos nyan, natapos mo na siyang i-record, diba? Pwede ka ngayon maglagay ng effects kung gugustuhin mo lamang. Kung gugustuhin mo lang naman, kung nabibitin ka pa. So, alabawa, nabitin ka sa effects na kailangan mo. Nakulangan ka sa drive, eh hindi mo na ma-edit yun kasi na-record mo na nga. So dito, pwede mo pa siyang lagyan by clicking this effects. Ayan, dadalhin ka niya dun sa mga plugins. Ayan, ito yung mga plugins natin. Nandyan lahat ng plugins. Ayan, kung ano yung gusto mong plugins na ilagay doon sa tunog mo. Halimbawa, nakukulangan ka sa drive, pwede kang maghanap dito ng mga drive, mga overdrive. Ayan, pwede ka maghanap dyan ng mga overdrive. O kaya kailangan mo ng delay, pwede ka rin dyan maghanap. Ayun, marami siyang delay dito. So marami kang pwedeng magawa. Ibig sabihin, mas marami ka pang pwedeng magawa pag naglagay ka ng effects. Ayan. So pili ka lang dyan. And then pindutin mo lang tong add. Ayan, add. And then after nyan, so narinig mo, okay na yung tunog mo. Okay na siya. Pindutin mo lang tong file.
Yan, and then nakita mo tong render. Ayan, pindutin mo lang yung render. Ayan, and then palitan mo siya ng title. Backspace mo lang yan. Palitan mo siya ng title. Halimbawa, ang title ng kanta na i-cover mo ay Times. Ayan, Times. Ayan. And then, pipili ka ngayon ng format. Kung ano yung gusto mong format. Ito, naka WAV or WAV. So, ang ginagawa ko dyan, mahirap kasi mag-edit kapag ka naka-WAV dahil minsan yung mga cellphone natin, hindi nababasa yung WAV file, WAV file. Hindi nababasa. Kaya ang ginagawa ko, kinoconvert ko siya sa MP3. Ayan. And then render WAV file. Ayan, ang bilis, di ba? Ibig sabihin, natapos na, nandun na siya dun sa folder ngayon. So, hahanapin mo siya dun sa, huwag mo na muna siyang X. Puntahan mo na lang muna dun sa folder. Ayan, folder niya. Ako ay nandun sa document yung akin. Document, and then Reaper, Media. Hanapin ko lang dito yung Times. Ayun. And then ito, ikakopy mo naman dun sa, sisend mo siya dun sa cellphone mo. So, ako sa cellphone ako nag-e-edit eh. Dun sa CapCut. So, sisend ko lang siya. And then, nagbibideo din ako pala habang nagre-record dyan, nakatutok na sa akin yung camera ko. So, ibig sabihin, pagkatapos nung magpagre-record ko, kailangan tapos na rin yung video. And then, pagkatapos ng video, ipapatong ko naman yung na-record ko na which is yung MP3 na natin kanina. Ito, ipapatong ko na dun sa video. So, medyo matrabaho talaga siya. So, yun. Sana na-gets nyo yung setup ko ngayon dito sa pagre-record. And then, paano ko naman siya pinagsasabay? Paano ko naman ngayon papakinggan yung backing tracks habang nagre-record ako? So, pwede yun. Pwede mangyari yun. So, bukas ka lang ng YouTube. Kasi siya nababagal eh. Bagal sa internet dito. Bukas ka lang ng YouTube. Ayan. Halimbawa, ito, Goodness of God. Yan ang i-cover ko. Pwede mo siyang patugtugin habang nagre-record ka. Habang nagre-record ka dito. Ayan. So, ang gagawin mo dyan, ipi-play mo lang siya. Wait lang, buksan natin yung ano ko. So, skip lang natin ads. Ayan. Ayan, mag-play na siya. Play siya, and then punta ka na sa ano mo. Do mo. New ulit, new file ulit. No. Ayan. Double click. 1, 2, lalabas yung doon. Pindutin mo to. Ayan, tapos pindutin mo rin. Laki lang ulit natin yung grab. Ayan. Nire-record siya. Tinatap ko lang yung gitara. Nire-record siya. Ganyan lang ginagawa ko. Nagsasabay ko yung YouTube tsaka yung Do. Parang hindi na ako nagda-download. Kasi nga mabilis-bilis internet din sa data namin bahay. So, yun lang yung setup ko. Then, pagkatapos ko tumugtog, patayin ko lang ulit. Next ko. Ayan. Yun pala. Isa pa rin sa ginagawa ko ay yung ginagawa ko dito ay, di ba pinatong ko na yung MP3 kanina dun sa video. So magda-download din ako ng kanta na yon, yung Goodness of God. MP3 din siya. Then ipapatong-patong ko na yun dun. So dalawang patong na. Una yung video, sunod yung MP3, which is yung cover natin kanina, yung record natin sa gitara. And then mismo yung kanta. So, isisynchronize mo yon doon sa kumpas ng daliri mo. Tsaka doon sa buka ng bibig nung kumakanta. Yung mga ginawa natin. So, kailangan din matalas din yung pandinig mo sa pagsisynchronize. Kasi doon yun yung magiging magpapaganda ng output mo. So, yun lang naman.
Naririnig ko din yung sound ko. Kung ayaw kong gumamit nito, ayaw kong gumamit yan, pwede ko siyang marinig dito by using this. Mag-connect lang ako dito ng MP3. Kapag halimbawa, maingay, kapag gabi na, kapag yung mga kapitbahay namin na nagpapahinga na, hindi na ako gumagamit nito. Hindi na ako gumagamit yan. Ang ginagamit ko na lang ay in-ear monitor. So, mahalaga na meron din kayong in-ear monitor dun sa effects nyo. So, madalas naman, dito naman sa effects ko, naglalagay lang ako ng drive. Ayan, drive and delay. Yun lang naman yung ginagamit ko madalas. Drive and delay. Tsaka, reverb, ayun. Kaya pansin nyo, itong tatlong to, bukas yan. Pag nagre-record ako, kasi ito yung drive, yung delay, tsaka ito yung reverb. So, yung tatlong yan, pangunahin na kailangan ko. And then, pag nagkulang yung aking pandinig, doon na ako nag-a-adjust sa do, sa reaper. So, hopefully, nakatulong to sa inyo, itong video na to, sa pagre-record nyo, sa pag-umpis nyo pa lang. And, ayun, kailangan lang magtsaga. Tsagain nyo lang pag-aralan. Marami pang do na available sa ating internet. Pero yun yung pinaka friendly user para sa akin, yung Reaper. Kaya yun yung lagi nare-recommend ko. So, ayun lang. And hopefully, nakatulong po sa inyo yung tutorial na yun. Please follow and like our page para sa mga susunod pang tutorials na aking ibabahagi sa inyo. Tuloy lang po and God bless sa ating lahat. Bye.